Isang magandang-magandang umaga po sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Taguig. Nandito po tayong muli para sa isa na namang segment ng Source of Strength at patuloy pong dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na makasampung tayo ng kalakasan, ng patnubay at ng paggabay mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa programa pong ito. Saglit muna po nating idulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang ating pagbubulay ng kanyang mga salita. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin pong lahat. Nakarating na po kami, Panginoon, sa buwan ng pagdiriwang ng Pasko. Hayaan mong patuloy ka naming maranasan dito sa aming lungsod. Ang pag-ibig mo'y managana sa buhay ng bawat isa. Salamat sa inyong pangunguna at naging pag-iingat sa amin sa mga nakaraang mga buwan simula po nung magsimula ang pandemya. Hayaan mong sa umagang ito kayo ang patuloy na maitanghal sa buhay ng bawat isa. Pagkaroon nawa ng puwang ang inyong salita sa aming mga puso. Ito po ay idinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Ayan niyo pong ako ang unang bumati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon, December na po. Gaano ka-special ang Pasko para sa atin? Gaano ka-special ang Pasko para sa atin? Ito po ang aking panimulang mensahe para po sa mga susunod na serye ng akin pong ibabahagi sa inyo. So, gaano ka-special ang Pasko para sa iyo? Una sa lahat, dapat ho nating malaman, ito po ay tungkol sa pagbaba ng Diyos dito sa lupa. Kung hindi po naganap ang pagbaba ng Diyos dito sa lupa, wala pong magaganap at wala pong pagdiriwang ng Pasko. Christmas is all about Christ, and there is no way that we can celebrate Christmas without understanding that Christ was the reason behind all of this. Isang napakalaking balita ang pagdating ng tao sa buwan. Talagang big news po yun. Nakakagimbal na balita na tayo po ay naging nakaranas tayo ng tinatawag na pandemic dahil po sa COVID-19 virus. Nakakagimbal. In fact, hanggang ngayon ang epekto ay patuloy nating nararanasan. Ngunit ang pinakadakila at pinakamalaking balita ay ang pagdating ng Diyos dito sa lupa. The greatest news will always be the coming of God into this earth. Nais ko pong tingnan natin ang tala mula po kay Mateo sa Mateo 1:18 hanggang 24 sa mabuting balitang Bibliang Tagalog. Ganito ang ating mababasa. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki
at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang pagbaba ng Panginoon ay kaganapan ng inihula ni Propeta Isaiah sa Kabanatang 7. Hindi na po natin pupuntahan yon. Ngunit kinote po dito sa huling binasa natin yung nakalagay, nangyari nga sa verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel or Emmanuel, at ang ibig sabihin po, God is with us. Kaya nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Bakit po espesyal ang pagdiriwang ng Pasko? Sapagkat ito po ay ang pagbaba ng Diyos dito sa lupa. Napaka-espesyal ng Pasko sapagkat bumaba ang Diyos dito sa lupa at sumaatin. God is with us. That is why He was called Emmanuel. God is with us. At tinukoy din ang magiging pangalan, ang itatawag na pangalan sa kanya ay Jesus. Ano ang dahilan? Sinabi rito na ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Tingnan niyo ang nakalagay dito, no? Babasahin ko po. Verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Talagang special ang Pasko. Sapagkat inaalala nating ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang pagbaba, naranasan natin ang presensya ng Diyos. That Emmanuel, meaning God is with us. And He came to save people from their sins. Napaka-special talaga ng Pasko na ang Diyos ay bumaba dito po sa lupa. Sa Juan Kabanatang 1, talatang 1 at ang mga sumusunod, babasahin ko pa ang pagpapatotoo ni Juan. Ang sabi sa John chapter 1 verses 1, mula sa verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Tatalon po tayo sa verse 10. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kapabayaan. Verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging tao ang salita, ang sabi sa verse 14, at nanirahan sa piling natin, sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Wala pong ibang salita na nagkatawang tao na bumaba mula sa langit. Yan po ay ang Panginoong Jesus. Kaya pong ikalawang dahilan po natin kung bakit napaka-espesyal ng Pasko ay sapagkat ang mga tumanggap, tatanggap
at kumilala at kikilala pa sa kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Napaka-special talaga ng Pasko. Dahil una, bumaba ang Diyos. Kung wala ang pagbaba ng Diyos, ay wala pong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ikalawa, sa kanyang pagbaba, ang lahat ng kumilala at tumanggap sa kanya ayon sa verse 12 ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto ba natin na maging espesyal ang pagdiriwang natin ng Pasko? Yung totoo at makatotohanang pagdiriwang? Mahalaga yung pagkilala sa ipinadala ng Diyos na tagapagligtas ng sangkatauhan sa kanilang kasalanan. At wala po tayong ibang mababasa sa banal na kasulatan na nagkatawang tao maliban sa Panginoong Hesus. Kaya't ngayong umaga po, ito ang dahilan kung bakit espesyal ang Pasko. Espesyal ang Pasko sapagkat bumaba ang Diyos. At ikalawa, sa pagbaba ng Diyos, espesyal ang Pasko dahil ang lahat ng sa kanya'y tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon pong umaga, anyayahan ko po kayo. Tanggapin natin at sampalatayanan ang bumaba mula sa langit, ang anak ng Diyos. Ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but will have everlasting life." Di lamang po yung karapatang tawaging anak ng Diyos, kundi yun pong magiging tigapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Kung nais po nating maging napaka-personal at napaka-espesyal ang ating pagdiriwang ng Pasko, tanggapin po natin at kilalanin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Yuko po natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata at hayaan nating marinig ng Panginoon ang ating pagkilala at pagtanggap sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin. Sabihin po natin ang ganito, Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkakaloob mo sa akin upang Ikaw ay aking kilalanin at tanggapin bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Linisin niyo po ang aking buhay. Patawarin niyo po ang aking mga kasalanan. Pangunahan niyo po ako. At mula sa araw na ito, inaangkin ko na ako ay anak ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hayaan niyong maranasan ko ang personal na pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Maranasan kita, Panginoon, sa aking buhay. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po na kami po ay magdiriwang ng Pasko. At tunay na ito'y magiging napaka-espesyal sapagkat buhay sa amin ang katotohanan Ikaw ay bumaba mula sa langit upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. At ang lahat ng tumanggap sa iyo at sumampalataya ay binigyan mo ng karapatang maging anak ng Diyos. At sila'y tigapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa na nanood dito po sa programang ito. Itinataas kong patuloy po sa inyo ang aming tigapamuno sa amin pong lungsod.
ang amin pong Congressman Alan Peter Cayetano, ang amin pong Congresswoman Lani, ang amin pong Mayor Lino Cayetano, ang amin pong Vice Mayor Ading Cruz, ang lahat po ng kanilang kasamahan sa konseho, ang lahat ng bumubuo ng pamunuan sa lungsod ng Taguig, ang amin pong administrator, ang lahat ng bumabalangkas ng pamahalang lokal ng Taguig, ng lungsod ng Taguig, ang aming mga kapitan, ang aming mga frontliners, ang mga tigapagpatupad ng batas, patuloy mo pong ingatan at pagpalain ng kanilang buhay. At idinadalangin ko po ng Paskong ito'y isang Paskong kakaiba sapagkat ikaw ang magpapakayag sa buhay ng bawat isa. Itataas ka namin sa lungsod na ito. Salamat po, ang pagpapala mo ay sa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.